K-pop lang kayo, no? Ang gagaling. Tingin sa kalaman ninyo, marunong din silang kumanta. Diba? Gusto mo rin kumanta? Sample tayo. Oh, pwede ba kahit na isang linya lang? Para bumilib sila. Kasi wala silang bilib sa inyo sa kanta eh. Sige, pabilib naman. Isang linya lang. Wait lang po. Sorry po. Ah, kailangan nyo lang. Just to cut your breath. Kasi pagod sa kasayaw. Okay, sige. 1, 2, 3. Go. Sorry po. Ingat talaga. Isa pa. 1, 2, 3. Sana'ng iyong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Halapa! Hinahanapan na pag-ibig mo. Very good, very good. At ikaw naman, hindi kita pakakantahin. Tula naman, tula, tula. Tula po. Oh, tula, tula. Tingnan natin. Bakit ako naging si Ash na na-stuck kay Pikachu? Ang dami-dami kong pwedeng piliin, pero I choose you. Pikachu. Okay, anyway. Thank God it's Tuesday. Marami tayong dahilan para maging masaya sa araw nito. Marami tayong sobi ng problema. Marami tayong pamunigay ng pera. Umpisa natin muna kay Chamar. Chamar, sa mga abangan. Idol, happy December, mga kapatid. Pero bago ang lahat, dito muna tayo. Nako-nako sa kasong ating pasisikatin. Tungkol ito sa isang ama na sinasaktan na ko ng kanyang misis. Ito, panoorin ninyo. Ano? Yung nakabidyo naman si Bastos na rin. Ay, wala akong pakalam! Tigilan mo yung pagbidyo nan. Paano hindi makita yan? Tigilan mo. Ikaw tumigil mo yan. Ay, siya ako titigil. Para mo pinakita mo rin na matapang ka talaga. Ay, talaga? Nakabidyo naman, di ba? Nisaltik ka? Ikaw may saltik. Hindi mo nakikita na nanilip ka, di ba? Ba't ko? Bakit ako nanginilip? Eh, ikaw mismo ang nagaganyan kay Papa. Ano ako makarigil ng abit? Ano siya? Tanilap ka, ha? Tumigil lang, ha? Tumigil na! Yung baby, oh. Nakapaka lang. Anak mo yan. Huh? Ha? Maliin ko yan. Susubukan. Nako-nako, eto, sa sunod nating kaso, may itatanong muna ako sa inyo, ha? Anong nakikita nyo sa videong ito? Ay, nako, pagbukas ng pinto, parang loob ng sari-sari store, di ba? Pero ang totoo, sa hallway yan ng isang apartment sa mismong labas ng pinto ng mga residente. Naku, tama ba yan? Ikaw, Alex Bringas, Rita Bringas, ang kakapal ng mukha nyo. Alam nyong bawal magtayo ng tindahan sa hallway, sinigay nyo pa. Wala na kaming madaanan, wala kayong respeto sa kapwa nyo. Lalo na sa building president, kinausap na kayo. Anong sabi nyo? Wala kaming karapatan dahil umuupa lang kami. Kaya si Rafi Tulfo, nanawagan po ako sa inyo na sana po maalis ang tindahan nila sa hallway, lalong-lalo na po sa harapan ng pintuan namin. Maraming salamat po, sir. Nako-nako, delikado yan. Kaya mga keyboard warrior, punta na sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH at mag-comment dahil binabasa namin yan. At kung meron kayong mga sumbong, eto na si Kapitana Carol. Kapitana! What's up mga idol? No! Sa mga pabanding-banding dyan! Siyempre, work! At nandito nga tayo sa Cuarto de Guerra ng Rapid Tulfo Election Virtual Action Center. Dito mga ka-idol, pumapasok ang mga sumbong na reklamo at iniisa-isa ng aming monitoring teams ang bawat reklamo at talagang inaaksyonan. Kaya ano pa bang ginagawa natin? Idol, unang araw ng Disyembre, aba, umpisahin nyo na, idol! Yes! Woo! Idol! Alam pa, sige pa! Eh, tuloy! Tuloy na! Okay lang, Carol! Idol! Gusto mo pa? More? Okay na! Alright, okay na! Now, mga kapatid, meron kami ipapakitang video sa inyo na tiyak, kayo po ay matutuwa, masasayahan, mapapainda, at mapapabilib lalong-lalo na. All the way from Bohol, please welcome the Lobok Balsa Dancers video roll.
Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa... Level up na tayo. To the max. What can I say? Kundi, saludo po ako sa mga taga Bohol. Sila po yung Lobok Balsa Performers. Location, Gotozon, Lobok, Bohol. Sila po ay sina Vanessa Takan, 19 years old. Jessica Lingatong, 22 years old. Angeline Lingatong, 16 years old. At Dominic Lingatong, 18 years old. Pawang mga estudyante po sila. Mamaya makakausap natin sila live. One more time, ako po isasaludo sa kanila. Nakakagaling. Very, 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 very good. Bibigyan ko ng grade yan ng 100. Okay. Now, siyempre, hindi mawawala itong pagbibigay natin ng random na ayuda. Alam ko naman, sa bungad pa lamang, yan ang in-expect nyo na gagawin natin. At talagang expected na gagawin natin ang pasok. Yuki and Yumi. Ayan. Okay? Ito naman ay para matuwa naman yung mga keyboard warrior kung tawagin ni Champ Mark si MJ. Yung bang mahilig magpadala ng message sa amin para sabihin na sila ay present. At the same time, yung kanilang number para sabihin, tawagan nyo na kami. And we'll do that. Okay? Now, tulad ng dati, yung maraming mga smiley, puso, iba-ibang kulay, technicolor, ika nga. Okay. Gusto ko yung, wala ba nakalagay lugar dyan? Sige, random na lang. Turo mo na lang kung sino gusto mo. Mini-mini-mini mo. Kaya nga random eh. Kasi kung pipiliin natin, o nga pala, sorry. From now on, random. Panday mo muna. Andar sila. And then, pindot ka lang. Okay, may napindot ka na. Yumi, sino? Anong pangalan? Bernadette. Okay, pakidial, Yuki. Si Bernadette. Napakaswerte ni Bernadette. Siguro nanggilip siya kanina kagabi. Maganda pa nanggilip niya. Na may swerte yung darating sa kanya sa araw na ito. At ito na nga yung kanyang swerte. Kailangan sagutin lang niya. Tapos. Panalo na, 5,000. Plus, uling roast. So, mobile sa sarap. Pasensya na. Ito na. Si Ma'am Bernadette, fire. Hello po. Diyan na. Okay. Taga saan kaya si Ma'am Bernadette? Hello po. Ma'am Bernadette, magandang umaga po. Good morning. Ma'am, taga saan po kayo? Sa Marikina po. Marikina, malapit lang, dyan lang. Kapitbahay lang halos. Opo. Okay. Ma'am, anong pinagkakabalahan nyo ngayon panahon ng pandemya? Wala po sa ngayon po. Wala kayong work dati, meron. Pero nawala dahil sa pandemic? Opo. Anong pong work nyo dati? Sa printing po. Okay. Ooh. Si Mister. Kinakabahan po ako. Ma'am, okay lang. Huwag kang kabahan. Ma'am, huwag kang kabahan. Tutan, marami naman sa atin. 1 million na nuno sa atin. Single kabahan. Pa po ako, Sir Rafi. Single. Okay. Anong pinapakita mo? Okay. Pinapakita mo maraming comments. 37,000 comments. Okay. Sige. Ma'am, out of 37,000 comments, kayo po ang napili namin kaya talaga napakaswerte mo sa araw na ito. Ma'am, ano sana ang ulam nyo ngayon? Sa ngayon po, yung tira po naming ulam na longganisa po kagabi. Kagabi? Kanina umaga, longganisa din? Opo. Yun po ulit.
Tapos ngayon tagal, ilong guni sa ulit? Hindi ko pa po alam kasi wala po yung nanay ko po. Sa bagay, practical lang po kayo para makatipid. Totoo, ginagawa ko rin yan. Kung ano ulam namin sa gabi, i-rep, and then yun yung ulam namin sa almusal para mabilis, para at least yung kasambahay marami pang pwedeng gawin. Practical. Opo. Saka po, kailangan po magtipid. Correct. Sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid. Ma'am, for now, huwag ka na muna magtipid kasi meron ka ng 5,000 pesos! Yes! Thank you po, Grabe! So happy po! Bukod pa dyan, ma'am. Thank you, po. Bukod pa dyan, ma'am. Meron kayong paborito kong manok. Ano nga paborito kong manok? Oh my God! Sarapi uling roaster po! At? Sumobrang sasarap! Pasensya na po. Yes! Okay. Alam ko naman, 5,000 plus uling roasters na manok. Oh my God! Thank you po! Salamat po, Sarapi! Okay. Ang tagal ko na pong sumasali. Ayun. Meron kang gusto i-shout out? May gusto kayo i-shout out, ma'am? Gustong batiin? Ay, opo, opo. Sige, lagi po kasing nanonood yung mga ka-work ko po. Sino? Sige. Shout out po kala Joanna Montoya, Rosel Sunico, at saka po si Kuya William Ragua. Lagi po sila nanonood at sa Ever Engraving po Printing Company. Okay. Shout out po sa kanila. Congrats, ma'am, ha? Bago mag-3PM, darating sa inyo yung premium nyo. 5,000 pesos plus uling roses mo. You're welcome po. Ingat po palagi. God bless. Keep safe. At meron tayong accomplishment report. Sir Idol Rafi, natanggap ko na po ang pera na panalunan ko mula sa random tulong na 5,000 pesos at nakabili na po ako ng bigas at gatas pati vitamins ng ating mga anak. Maraming salamat rin po sa Uling Roasters na sa sobrang sarap. Pasensya na. Napakasarap. Maraming salamat po, Idol. At salamat din po. Ngayon, umpisa natin ang ating unang kaso. Okay, makausap po natin si Christine Ann Maravilla. Siya po yung uploader ng video na napanood natin kanina sa bungad ng show na kung saan merong isang lalaki, tatay niya po yun, sinasaktan ng isang babae, nanay niya po yun. So alamin natin kay Christine bakit ganon, para bang lumilito na battered husband itong si Anthony. Pero we have to know why it is happening. Magandang umaga po, Miss Christine. Ano po, Sir Idol? Apo. Ma'am, bakit sinasaktan ni Mami si Daddy? Minsan po, kahit maliit na dahilan lang po. Kahit maliit na dahilan? Tulad po ng pagpatay po ng ilaw, sasabihan lang po ni Papa na ipatayin mo yung ilaw, tapos ang dami na po niya sinasabi. Tapos hanggang sa asaktan na po si Papa. Okay, anong ginagawa ni Papa kapag siya po'y sinasaktan? Madalas. Pag minsan po tinitiis na lang po. At saka po pag minsan po daladala din po ni Papa yung baby. Daladala ni Papa yung baby habang sinasaktan siya. Teka muna. Para may nakita ako rito ah. Bago magka-baby, ganun na ba talaga si Mami? Or after na magka-baby, saka siya nagkaganon yung ugali niya, nananakit? Ganun na po talaga po. Even before na magkaroon ng baby? Opo, ganun din po pati yung pamilya po niya. Yung kapatid nga po niya, sinaksak po yung asawa niya dahil po sa selos. Ganun na po talaga sila po. Ah, so ibig sabihin parang war freak? NPA po yung dati niyang tatay. Yung tatay nitong, stepmom po pala ito, ano? Stepmother mo, hindi mo talaga tunay nanay. Opo. Okay. NPA yung tatay nito dati? Si Wena. Paano mo nalaman na NPA dati? Ay, sinabi na din po nila. Tsaka po marami na rin po nagsasabi sa amin na ganun po. Ah, kalat na kalat na chismis na NPA kaya walang lumalaban. Natatakot, baka babalikan. Tsaka naman po, kahit naman po, investigahan po dito kung ano po yung ugali ni Papa. Mabait po talaga po si Papa. Ayun. Kasi iniisip ko kanina, nung nabanggit mo may baby, akala ko postpartum. Pa? Akala ko na nakakaranas siya ng postpartum.
itong chef Amo kasi nabanggit mo baby. Ang dami na po nagsasabi nun, pero ano po, ganun na po talaga ugali nun. Okay. Pwede ba makausap si papa mo o si mama mo? Andiyan, ito na si stepmom ha. Kausapin natin. Ma'am, Wena de la Peña, magandang umaga po, ma'am. Ma'am. Pero po. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. NPA daw po yung nanay, yung peres nyo? Opo, ay inaano ko lang po yung asawa ko. Hindi, tatanong ko muna. Totoo ba, kaya siguro natakot lahat ng mga taong lumaban sa inyo kasi pinangangalanda ka nyo ata o kalat na kalat ng chismis na NPA yung sino ba doon, tatay mo? Ayun pa lang po, sir, yun. Nagbaba na po ang tatay ko na sa ano. Nagbaba na po yun. Matagal na po, nagbagong buhay na po. Ah, okay. Dati pala yun. Ngayon, hindi na nagbagong buhay na. Okay. Nagbagong buhay na po. Nag-alas nga po dyan sa bahay ng pitoguho ay. So, hindi mo ginagamit na panakot yun sa iba para hindi ka labanan kapag nanakit ka? Sir, hindi po. Hindi po totoo po yung chismis po na yun. Okay. Now, bakit yun po sinasaktan si Sir Anthony? Ay, gawa po naman po ng mga anak din po kasi inakala po nang hindi naman po totoo ay. Kaya po ay kami po ay gusto naman po namin po talaga kung magbukot po talaga kami. Ma'am, yung ginagawang pananakit, pwede kang makasuhan dyan? Pwede kang makulong? Ay, hindi ko naman po, sir. Inasaktan po naman. At ang akin lang po naman ay yung aming pag-uusapin. Ang video naman po ng mga anak. Ma'am, kitang-kita sa video, si tinatadyakan mo yung ulo niya, sinisipa mo, kinakawawa mo yung si Sir Anthony rito. Ba't mo ginaganon siya? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Maging napakalit ng bagay lang daw. Utusan ka lang niya patayin yung ilaw. Nagagalit ka lagad. Ay, hindi po, sir. Ay, magdamaga naman po sa araw-araw po naman nakabukas po yun eh. Tapos naman po eh, yun, malit nga pong bagay po yun, sir. Tama po kayo. Pero bakit galit na galit ka rito sa kanya? Ano bang ginawa niya sa iyo? Ano bang kasalanan niya para panggigilan mo siya ng galit? Ay, ramdam po, sir. Ay, parang nang bababae po ay. Yun po naman ang akin. Nang bababae, pakiramdam mo lamang. Eh, ayan, oh, karga-karga yung bata mo, hindi nga lumalaban. Eh, kung nang bababae, meron ka ebidensya. Sir, pag bagay naman po, wala lang po sa kanya po yung bata, ako naman po niya nasaktan ay. Kaya po ay, parang hindi lang po sa pag-alala, parang naganti lang po ako. Alam ko lang po, sir, na mali pang pag-anti ko yun. Ma'am, pasalamat ka nga, hindi gumaganti itong si Mr. Mo. Paano kung gumanti ito? Hindi nagkasakitan kayo. In the end, kawawa dito yung anak nyo. Diba? Ay, sir. Ay, inaano ko lang po yung asawa ko po at dahil po ay kahapon naman po ay maganda naman po ang aming usap at dahil po ay hindi ko naman po alam na mahantong po sa ganito po ay. Nako ma'am. Ma'am, itigil niyo na po yung pananakit dito kay Anthony. Ay, hindi naman na po sir ay. Ang kaso nga lang po sir ay yung mga anak lang po talaga. Hindi ko po talaga ano ay. Hindi ko na po sir kayang mag-dispute agad dito sa bahay po ito. Totoo po yun. Ma'am, kung hindi mo na kayang pakisamahan itong si Mr., dihiwalayan mo na lang. Maghiwalay na lang kayo. Hindi. Sir, hindi naman po sa hiwalay po ang akin. Ang kaso nga lang naman po, ang gusto ko lang naman po ay magbukod po kami. Kaya nga ma'am, kaysa naman nagkakasakitan kayo, di siguro mag-file na lang kayo ng annulment. Para, kasal ho ba kayo? Kasal? Ah, hindi naman po, sir. Ang kaso nga lang, sir, ang hinahiling ko lang naman po sa inyo ay pag naman po nakita niyo naman po si... Yung si Tony po, ay gusto ko po siyang makausap at mahingi po ako ng pasensya. Oh, sige. Kausapin natin si, andiyan ba si Anthony? Naglayas. O, kita mo, naglayas. Naawas sa kanyang sarili. Naglayas siya. Kawawa naman. Sir. Oh. Ako po ay nahingi po sa kanya ng pasensya. Gusto mo mag-public apology sa kanya? Nanonood siya siguro ngayon. Sige. Kaya gusto ko po siyang nahingi po ako ng pasensya sa kanya eh. Hindi, kausapin mo si Anthony. Nanuno siya ngayon. Sige, kausapin mo. Pasensya ka naman. Yun lang? Kung alam ko naman na nasusubrahan na rin ako sa sarili ko sa ginagawa ko sa iyo. Hindi naman kita inaalam ko ay. Alam mo yan. Kung nasan ka man na yan, oh, umuwi ka na lang. Walang alam sa anak natin. Sasagutin ni Anthony. Kunyari ako si Anthony. Hindi, hangkat hindi ka naging nagamot sa iyong pagiging war freak, hindi ako uwi. Sir. Oh. Hintayin ko na lang po sa kanilang bahay. Ma'am, meron kang mensahe sa kanyang anak kasi yung anak niya ang nag-video at syempre nasaktan yung anak dun sa ginawa mo sa kanyang tatay. Ano po ay?
Kay Christine pag po, po kami nag-aatalo po ng konti ng aking asawa, ay binibidyo po eh. Ayaw po sana ng ganun, na binibidyo pa po niya, tinakalat pa po eh. Natural, para hindi mabaliktad yung tatay niya, kasi baka mamaya babalikta rin mo na yung si lalaki na nanakit, kaya gumagantila ako. Dito, hindi pwede magsinungaling ang video, kitang-kita na ikaw na nanakit at hindi lumalaban si lalaki. So hindi ka pwede magsinungaling pag nagkaroon ng kasuhan. Ay, kailan kaya po? Tama lang yung binibidyo lahat ng pangyayari. Kasi yan ang maging testigo. Ay, kailan? Eh, hintayin ko na lang po siya dito sa bahay. Dahil po, hindi ko rin naman po kaya mag-isa dito. Okay. Sandali lang po, Ma'am Huena, Ma'am Giselle. Sabi po ni Chairman, nandiyan ba si Chairman? Chairman, Ariel Perez. Yes po, idol po. Yes po, idol. Ng barangay nag-cruise Pitogo, Quezon. Opo. Ayon po sa inyong record, totoo ba na talagang marami ng blatter ng pananakit laban dito kay Giselle? Opo, ang natatandaan ko po, Sir Rafi, ay yung pong una ay sinundo ako ng gabi nung anak niya, na nakikita naman po din namin na talagang dinadagukan. Dinadagukan talaga? Opo, dinadagukan po yung lalaki, yung si Anthony, nung babae. At itong si Anthony hindi po lumalaban? Hindi po naman maalam lumaban niya, Sir, at yan po ay kilala ko na. Okay. So, lumapit na sila sa inyo, hindi niyo po na kayang pag-ayusin? Ay, ano po, para po na yung babae ay medyo may hindi po masyadong maayos ang, ano, para po mahirap pag nauli. Sir, nauli po ba? Kung saan ay napapagsabihan namin doon sa oras na yon. So, baka mga susunod pang pangyayari, ganun na naman. Ganun, sir, ang nangyayari diyan. Okay. Hindi ko pa nag-iisip itong si Sir Anthony na balang araw para mapatigil na itong ginagawa pala sa kanya, kasuhan na lang niya? Ay, yun nga po, ang alam po namin dito ay yung takot po kaming mag-ano sa mga babae, at gawa nga po nung bawsi ay para pong ayaw niya nung ganun. Ay di pinagpapasensyahan na lang po niya. Okay. Well, tama lang po yun na huwag natin saktan yung mga kababaihan, galangin natin. Opo. On the other hand, kung hindi naman tayo ginagalang, at tayo ang sinasaktan, eh may karapatan man tayo na magreklamo, at kung kinakala magsampa ng kaso para mapatigil at makuha ng ustisya, magsampa ng kaso. Yun po yung point ko. Opo. Sandila para po. Sir, para naman pong nakarating sa DSWD yan, yung pong pananakit niyang babae. Okay. Sandila po, Sir. Attorney Garrett, magandang... Yes, sir. Hapon. Kung magandang hapon po. Kailan pa kayo tayo magkaroon ng batas na para naman maprotektahan yung karapatan ng mga mister ng mga living partner na lalaki? Kasi meron tayong bawsi, violence against women and children. Wala bang violence against men? Actually, Sir Rafi, no, ang ACCIS, nag-file na po kami before the House of Representatives ng sinasabi namin Domestic Violence Act. Dito po sa Domestic Violence Act, ginagawa po namin, tinatanggal po namin yung factor ng gender doon sa pananakit between two people in a relationship. Okay. Kasi nakikita po natin, Sir Rafi, na sa mga panahon na ganito, tulad ng yung mother ng child na sinasabing may postpartum depression, binugbog yung tatay, hirap na hirap yung tatay makakuha ng legal redress. So para sa amin, Sir Rafi, as recommended by you, dapat gawin nating pantay yung batas. So hintayin na lang po natin, Sir Rafi, malapit na po i-hearing yun, I'm pretty sure. Okay, so for the meantime, habang hindi pa napipirma ng presidente at naging batas, anong recourse nitong ating inapi, kung sakasakali man, na si Mr. Anthony Maravilla? Yes, sir. Ang recourse niya lang ngayon is ang tinatawag natin the crime of physical injuries. Dahil kahit po may postpartum depression, hindi naman po niyan ine-excuse yung ginawa ng misis. Tandaan po natin na under Philippine law, it's only complete insanity na nage-exempt sa'yo from criminal liability. Siguro, if ever lang, Sir Rafi, ang mangyayari lang dito is bababa ang penalty ng physical injuries na ginawa niya sa ating complainant. Mas mataas sana kung mapirmahan at maging batas yung sinasabing domestic violence. Yes, sir. Actually, ang mangyayari, parang ang VAWSI, magiging applicable na po siya for both men, women, LGBT, and members ng LGBTQ. Yun ang maganda. Okay. Yes, sir. Para sa lahat na. Hindi yung isang sektor lang ng lipunan para sa mga babae lang. Dapat kasama LGBTQ, kasama din lalaki. Tama po, Sir Rafi. No? Hindi naman po sa gusto naming malugi ang kababaihan natin. Ang gusto lang namin is patas tayo lahat sa mata ng batas. Very good, very good. So, in this case, hindi ito postpartum, kasi sabi ni Chairman, even at saka sabi ng testigo,
even before nung wala pang baby, eh talagang warfic na raw itong si nanay. Kung ganun pala si Rafi, then hindi niya pwede gamitin depensa yun, pampababa ng penalty niya. And matitreat siya as a normal person mentally kapag ganun po ang kaso. Okay, last na naman. So kung halimbawa gagamitin yung depensa ang postpartum, mababawasan yung sentensya, magiging light yung kanyang conviction. Yes, sir. Yung kanyang pagkakakulong, iikli po yun. Pero mukhang mahina pala po ang kanyang basis for raising that defense. Okay, Atty. Garrett, maraming salamat sa 19 minutes ginawa niyo sa amin. Ma'am Giselle. Po. Pwede ka palang makasuan at makulong ka. Ay, sir, ayaw naman po sana. Alang-alang po dito. Ay, sir, ay, hindi ko naman po na mauulit po yun. Promise po. Kung nasan po man po yung aking asawa at nakikinig po, ay sana naman po ay umuwi na siya. Yun lang naman po ang hinahiling ko at kapo naman po hindi naman po kami nag-aaway niyan at sabi po niya sa akin ay ano at gusto na po niyang makausap na po yung aming matitirang pong may-ari po ng bahay na upa namin. Okay. Kinabot na po ka din ang madaling araw sa FBI. Sandali po, mama, gusto ko rin magsalita itong si Christine, yung anak, kasi ito yung isang ring nasaktan. Christine? Meron ka mensahe sa stepmom mo? Yun, naghihingi siya ng sorry sa papa mo at ang pamakawa. Ano po ay, sana wag mo na lang po niyang sakaran si papa kasi ilang sabi ko naman po sa kanya na mag-usap na maayos, hindi po yung laging sakitan. Okay. Sa palagay mo ba, si papa mo magsasampa ng kaso dito kay Giselle or pag-usapin na natin sila at sana wag na maulit at ipa marriage counseling natin or siguro eh kailangan ng intervention itong si stepmom mo ng isang psychologist o psychiatrist para magabot kung ano man meron sa kanyang katauhan na dahilan para siya maging nagiging violente or anger management siguro. Ano sa palagay mo? Pakulong na lang po kasi po nakailang ano na rin po yun eh hindi naman po nagbabago. Pakulong na lang. Sige, sabi mo. Sabi mo sa stepmom mo para at least magagaling siya hindi sa amin. Ate Giselle, sorry pero ano, nasasaktan din naman kasi ako bilang anak. Kasi hindi ko naman nakikita ni Papa na nasaktan si Papa kasi sobrang bait ng mama ko. Sa totoo lang. Naawa ka naman ako. Ikaw, hindi ako pinapalo ni Papa. Sana pasensyahan mo na ako, hindi na maulit yun. Promise, kahit halimbawa nag-away kami, mag-ausap na lang kami ng maayos. Yun na lang, Nina, ang akin. Alang-alang sa kapatid mo dito sa kapatid mong bunso. Okay, ano masasabi mo? Okay, ano masasabi mo? Christine, ang mamakawa siya alaang sa kapatid mo. Lagi na lang po kasi yung gano'n. Okay. Sandali po, Christina. Chairman. Sir. Pakihanap na lang po si Anthony. Pakitanong sa kay Anthony kung ano bang gusto niyong mangyari. And then, kung kaya pag-ayusin, at siguro, i-therapy itong si Giselle, gawin natin. Pero kung talagang wala nang pag-asa, tulad sinabi ni Christine, then gawin ko anong narapat. Kung gusto magsampa ng kaso ni Anthony, tutulong po kami. Opo. Okay, sir. For the meantime, Chairman, para sa inyo po, ano po opinion niyo, Chairman? Sige po, quickly. Na ganyang pangyayari para po sa akin ay okay lang sana po kung mag-ayos. Kaya lang po, natakatakot din yung mga susunod pa. Baka naman po ay hindi mangyari din yung kanyang sinasabi ngayon. So in short, kasuhan na lang. Mas maganda siguro po, yung apatingnan yung ano niya, apasuri po baga, kung ano man, edi malaman, baka naman po ay hindi rin may ano sa utak, kung gano'n. Okay, perfect. Sige. Yun nga po sinasabi ko, pwede ho natin ipa, kami na ho sigurong gagastos, patingin ho natin sa isang psychology o psychiatrist, bakit siya nagkaganon, baka pwedeng gamutin pa itong kanyang problema. You agree with me, ano, Miss Giselle? Giselle? Ay, sir, ay, ano po, ay, gusto ko lang po talaga, sir, ay, ayoko po, sir, makakulong, ay, malito po yung anak ko, ay. Kaya nga, willing ka ba magpagamot, ipapagamot ka namin, ipapasuri ka namin sa isang psychiatrist? Ako nga rin po, sir, ay, sinasaktan din po niyan, ay, kailangan po ang nagandit. Ma'am, willing ka ba o hindi? Magpagamot, kami ang magpapagamot sa'yo, sa psychiatrist, pasuri ka namin kung baka meron talagang problema sa'yo at pwede kang mabigyan ng gamot, resetahan, para mabawasan yung pagiging warfreak nyo.
or etc. Ay, wag na lang po, sir. Ay, medyo kaya ko pa naman po ng katawan. Ang akin lang po naman po, sir. Ay, kung nakikinig naman po yung aking asawa, ay sana naman po ay umuwi na po siya. Okay, sige po. Sige po. Ganun lang po. Sige. Chairman, pakihalap lang po si tatay, ano? Tatay Anthony. And then, usap ulit tayo, chairman. Papo, yes, sir. Yes, sir. Paano ko po? Christine, wag mo ibababang telepono. Kakausapin po kayo ng isa sa aming staff. At kayo rin po, Ma'am Giselle. Salamat po sa inyong dalawa. Anong sabi ng netizens, Chang Marks? Nako, eto, idol, ha, dito sa ating comment sa Facebook, sabi ni Reina Salvador, nako, salbahi ang babae na yan, sir, idol, may sayad yan. Hindi naaawa sa baby, hawak pa ni Mister habang sinasaktan niya, delikado daw yan. Pero puntahan natin dito sa may YouTube at makikita natin yung komento naman ni Milan Hoson. Ganito ang uri ng asawa na abusada. Kapag ikaw pinatulan ng asawa mo, abay iiyak-iyak. Balik sa'yo, idol. Salamat, Chang Marks. At magbabalik pa po ang idol in action. Ano man ang sumpang natin, basta alam ang tamatulang ang asawa siya. Ika'y iwanan sa dalag ang tulang sa dati ko po in action. Umpisa na natin ang ating unang kaso. Makausap po natin si Angelica Moquet. Tama bang pronunciation ko sa last name mo, ma'am? Moquet o Moquete? Moquete po. Moquete, sorry po. Okay. Si Ma'am Angelica Moquete. Kung matatanda niyo po, a couple of months ago or a few weeks ago? October. Okay, it was last month, nagreklamo siya sapagkat binibintangan siya ng mismong nanay niya, nakarelasyon daw niya yung tatay niya. Okay? Now, syempre, dinideny po yun ni Ma'am Angelica. So, para magkaroon ng katahimikan, sabi ko, how to solve this problem is, magpalay detector test si Ma'am Angelica. Pumayag naman agad siya. Okay? Now, andito na po yung result. Ito, selyado pa po. Mainit-init pa. Ma'am Angelica? Yes po. Confident ba kayo or alanganin kayo? Confident po, Sir Rafi. Confident kayo, okay. Ma'am, mabalik lang, balik tanaw lang tayo konti. Bakit po nakapag-isip ng hindi maganda si nanay laban sa iyo? Tunay mo bang nanay itong si nanay Melissa? Biological mother niyo ba ito? Apo, tunay po na nanay po. Okay, tunay na nanay. Ano ho nga ulit ang dahilan kung bakit nakapag-isip siya na hindi maganda laban po sa inyo, madam? Siguro po dahil nga po na ako po yung laging tumutulong po dun sa papa ko. Yun po yung nakikita kong dahilan at saka syempre yung sa bahay po na pinag-aawayan po nila. Ayun, oo, yung property. Okay. Yes po. Yan ang pinakamahirap, ano? Kung minsan nagpapatayan dyan. Totoo itong mga kapatid, marami na akong alam ng mga tao na lumapit sa amin. Kaya nga, pagdating ko sa mga away sa lupa, hindi namin tinatanggap yung reklamo yan. Mag-ama, mag-ina, magkapatid, magtsahin, nagpapatayan dahil sa lupa. In fact, ako, ito po, huwag na tayong lumayo. Kamag-anak ko sa father's side. Nang kamatay na po yung mga uncle ko, auntie. Hanggang ngayon, pinag-aawayan pa rin yung lupa. Isang portion dyan sa Guadalupe na mga apo naman at take over. Kasi yung mga anak, yung iba sa mga anak, patay na. So yung mga apo na naman, buti na lang yung tatay ko hindi nakisawsaw. Sabi ng tatay ko, bago siya mamatay, sa inyo na lang yan. So yung magkakapatid, nag-aaway-aaway. Kaya mahirap talaga ang lupa. Mag-aawayan. Anyway, mabalik na tayo dito sa kwento ni, sa kaso ni Ma'am Angelica. Now, Ma'am Angelica, ito na po, babasahin ko na po yung result. Ito po, okay, galing po sa PNP Confidential. Pakilaksan yung video. Ako, kinakabahan din ako eh. Okay. Ma'am, taga saan kayo, ma'am? Hello po. Taga saan kayo? Anong, huwag nyo sabihin yung address. Saan, ano po kayo? Saan probinsya kayo? Taga saan probinsya kayo? Pampanga po. Pakibati saka po yung mga taga Pampanga sa inyong lingwahe, ma'am. Go ahead po. Hindi po ako marunong magkapampangan, sir. Ah, oh, sige, okay. Sige. Direk,
South. Okay. Op! Malapit na, malapit na. Ilan taon po kay ma'am? Hello po. Ilan taon na po kay ma'am? 22 po. Ah, okay. Oh. Doble dos. Swerte ro yan numero. Doble dos. Okay, direct. Music. Sige. Dalawang nakaluhod na numero. Doble dos yan. Tama nga. Nakagano yung dos eh. Oh, di ba? Tumatawa kayo eh. Okay. And... Oh! Malapit na talaga. Ayan, oh. Ma'am, first time nilang magpalay detector test? Apo. First time po. Okay. Direct. Manipis na lang talaga. Ganun na lang. Pipintahan ko. Okay. Oh! Sandali, sandali. May nakalimutan kong tanungin. Ma'am, bakit ayaw makipag-usap na sa amin yung nanay nyo? Buti lang kayo po. Kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylan kung bakit ako'y nandito. Hanggang meron inaapit. Bigayo ng kulong! Pasok! Yumi and Yuki. Ayun. Mamaya sabi ng mga netizen, magbudot dance daw. Kaya naman yun, di ba? Pampatuwa naman sa mga netizen mahilig sa budot dance moves. Pero, for the meantime, meron po kaming tatawagan, dalawa agad. Ito po ay hatid ng VitaSync. Makakatanggap ng 10,000 pesos unang tawag. VitaSync lang ang malakas sa panahon ng pandemya. Ascorbic acid plus zinc. Non-acidic mo yan. Kaya pwede nyo inumin twice a day, three times a day, no problem. Okay? At yan po ay magbuboost na inyong immune system, lalo sa panahon ngayon. Kailangan po natin palagi tayong malakas, masigla. Vitamin C ang sagot sa lahat ng mga pampaproteksyon sa inyong kalusugan. VitaSync, gawa ng ATC, mabibili sa lahat ng butika nationwide. Okay, 10,000. Tawagan mo na agad, dial mo na agad. Pakisiguro nyo lang, Yumi, na tumutugma yung sa email sa itong number sinunod dito. And ngayon, magpapanggap. Ano bang panggap niyo ulit? Panggap ulit. Gustong-gusto ng mga tao yung nagpapanggap daw. Oh! Nagulat naman ako. Ano ba yun? Sumabog? Ha? Ah, at least wala ng plaster. Okay. Ano bang pwede sabihin? Chicken pit po? Oh, chicken pit. Chicken pit na utang. Okay, yun. May manok. Tumitilaok. Ano yan? 10,000? Ayaw? Kapadala kayo ng video tapos ano ba to? Well, sorry. Wala? Wala. Baka ano to? Ha? Yeah. Ano nangyari? Oh, pinagbigyan na namin. Oh, sige, pagbigyan ko sila. Kasi kung ako, wag na. Oh, at least, attempt tayo twice. Alright. 10K pa rin to, ha? Wala talaga. Cut. Ngayon, punta tayo sa 15,000 pesos. 50,000 pesos. Ah, alam ko na. Marami kang in-order sa amin. Ay, meron kang in-order na... Ano ba yung bag na sinasabi sa likod? Backpack. Taga Divisoria ka. Nagtitinda ka ng backpack. Morder ka ng backpack. Hindi mo binayaran. Pakibayaran na. Dahil agad, VitaSync. Pampalakas ng resistensya. VitaSync lang malakas sa panahon ng pandemya. VitaSync. Okay. And go, dial. Ayan na. Ano nangyari? Wala pa rin. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Wala po yung so 10,000 kanina magiging 20. Itong 50 magiging 30. Bukas. Ano ba to? Is that one more time? Sige, para uniform. Kanina, kadalawang dial to. Sandali lang ha. Kung nanonood ka na nagpadala sa amin ng video, okay? O lahat kayo na nagpadala ng video, baka pwedeng lumayo-layo kayo. Layo kayo sa kung kinaroonan nyo, baka walang signal doon sa pinipwesto nyo. Para man manalo kayo. Sige, one more time, dial. Okay. Layo. Lumabas ng bahay kung pwede. Pero mag-face mask kayo, ha? Kung... Mamaya.
Sabi nung dating kaso namin, kahit paglabas mo rin ng bahay, kalahati lang, kailangan naka-face mask na. O sabi, dahil kung hindi, your subscriber cannot be reached. Please try again later. Sabi pa nung barangita, pag nakita mo na yung ulap, ibig sabihin nasa labas ka, dapat suot ka na. Kahit nasuot ng bakulan, kasi kita mo na yung ulap eh. Oh. Paano ko yung bubong mo, wala kang bubong? Face mask pa rin. Kasi ulap eh. Anyway, tablado, wala. O sige, mag-bullet dance muna. Para medyo nainip na tayo eh. Direk, pwede bang budot dance muna, dalawa? Thank you. Galing, galing talaga. Sa mga gustong sumali, paano ba yung Chang Marge? Yes, Idol, mga kapatid. Ito ang garantisadong paraan para makasali sa tulong ni Idol sa pamamagitan ng cellphone video. Ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. Isend ang video kasamang inyong contact number sa rafi2fineaction@gmail.com o sa rafi2fineaction Facebook page. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumutok kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10:30 ng umaga. Malay ninyo, kayo na ang sunod na tatawagan ni Idol Rafi. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at rafi2fineaction. Okay, ngayon, kasi tablado kanina eh. Ayoko, hindi ako papayag, tablado. Hindi niyo ako sinasagot. Gusto ko may sasagot sa atin. Anong lunas dyan? Random tulog! Suto! Suto, okay. Sige. Mamili ka dyan, Yumi. Huwag mo lang pinin, basta pagulungin mo and then tuldok mo lang yung daliri mo kung saan mo gusto. Oh. At yun na yun. Dadaan ngayon ni Yumi. Very simple. 5,000 agad. Plus panok. Meron na? Okay. Ito po. Ano pangalan? Ariza. Ariza. Cute na name. Unique. Okay. Ariza. Tawagan si Ariza para matanggap na niya ang kanyang 5,000 pesos bago mag 3 p.m. At siyempre, kasama yung sumobol sa sarap. Pasensya na. Uling roasted. Ayan. Bayan? Okay. Konektado ba? Okay. Sige, nasa na ngayon si... Ano pa naman? Ariza. Ariza, kasi unique eh. Ariza. Nasa si Ariza? Ariza! Hello po. Congratulations! Congratulations po. Ma'am, taga saan po kayo? Taga saan? Antipolo po. Antipolo. Okay. Yes po. Alright. Ma'am, anong pinagkakabalaan nyo ngayon? What a buhay po. Kasi 2 months po. Ano po? 2 months na kayo walang work? Si Peggy po. Ano po? Pregnant. Okay, okay. Alright. Babae, lalaki. Alam niyo na. 2 months pa lang. So, hindi niyo pa alam yan. Opo, wala pa po. Yes okay. Po. Anong trabaho po ni sir, ni mister? Ano po? Magtitinda po ng chicken po. Oh! Ano po? Dito po. Chicken? Nawala po kasi po. Hindi ba uling nawala roasters? Nawala po kasi yung... Po? Hindi ba uling roasters? Po, yung ano lang po, yung... mga fried chicken lang po na chop-chop. Oh, okay yan. Okay, sa kapatid ko po yun, nawala po kasi yung dati namin business dahil sa pandemic. Oo nga, marami po talagang nawala negosyo dahil po sa itong pandemic. Opo. At marami na nawala trabaho. Anyway, ma'am, ito na po. Meron na kayong pagkakabalahan kung paano gastusin, kung paano i-save itong 5,000 pesos cash. Meron na kayo na. Okay? Hindi po, masasasak na sarapin. Birthday mo kasi masama ko. Birthday mo, mister nyo. Happy birthday. Opo. Sa pag batiin sir. Ma'am, batiin mo si mister. Batiin mo. Happy birthday, Kevin Katz. Magpapos pa rin ako siya. Ayun. Shout out po. Sino man gusto nyo batiin? Mga kapitbahay nyo, kamag-anak? Minabati ko po sa kala. Magpad family, Morato. Ang family po. Sa mga ka-church mate po namin. Okay. Sige. Ano pangalan po ng church nyo? Jesus is alive po, born again. Yes, of course, Jesus is alive. God is good, God is great. Okay. Yes, God is good. Okay. Lord. Ma'am, meron ka ng 5,000 plus?
Ano po sinasabi ko sa uling hostess? Ano? Sobrang sabarang ma'am, congratulations! Thank you po! Meron tayong accomplishment report! Idol Rafi, nakuha ko na po ang random tulong nyo. Maraming salamat po. At ang uling rooster. Sobrang sarap. Pasensya na. At paubos na. Ang galing, ano? Okay. Magbabalik po ang idol in action. Para sabihin sa inyo yung resulta. Bakit si nanay ayaw? Hindi ko rin po alam kung bakit po ayaw nila po makipag-usap. Matagal na rin po kasing wala akong contact sa kanila. Matagal na kayo walang contact. Hindi na kayo nag-usap since then, nung magsumbong kayo sa kanila. Nung unang ere po, hindi na po talaga. Okay, sige. Last na lang talaga. Opya! Nakita po na. Naku po, eto na. Naku. Ma'am, kung sakaling, halimbawa lang ma'am ha. Apo. Nagsasabi kayo ng totoo dito. Kung halimbawa, anong plano? Itutuloy ko pa rin po, Sir Rafi. Itutuloy mo yung kaso? Kakaso mo namin mo? Magtawag na tayo ng abogado, nakaready lang, just in case. Okay. Itutuloy yung kaso. Alright. Ma'am. Yes po? Sakali lang ma'am ha, na lumitaw na alanganin at negative, ano po yung inyo po maging reaksyon at desisyon? Siyempre po yung magiging reaksyon ko is malungkot kasi siyempre alam ko na nang sasabi ako ng totoo kung sakali lang naman po na mag-negative. Okay, ito na po. Analysis of the polygraph data taken from Angelica Cleofas Mokete using a statistical and computerized algorithms resulted in significant numerical scores that support a conclusion of no significant reactions when she answered the above listed questions. Thus, the patterns of the data produced by the examinee belongs to a non-deceptive when compared to a validation sample. The likelihood that the responses was produced by a person who is telling the truth. Ma'am, ba't wala kang reaksyon? Ma'am, nagsasabi kayo ng totoo. Apo. Wala lang. Hindi kayo masaya. Masaya po sobra. Hindi ko lang po kasi kayo masyadong naririnig po. Okay. Kaya, oh. Sige ma'am, late reaction. Telling the truth! Masaya po. Ma'am, ayon po dito sa lie detector test result nyo, kayo na po ay nagsasabi ng totoo. Nasagot niyo po ng tama yung mga questions. Walang kaduda-duda na kayo po ay nagsabi ng totoo kung pagbabasehan po itong crime lab. Okay. Now, ano pong mensahe nyo sa nanay nyo na nanunod po ngayon? Malumabas na yung result ng lie detector test ko. Itutuloy ko pa rin yung kaso kung sino man yung nag-chat sa akin, kung ikaw ba o si ate. Itutuloy ko pa rin po. Okay, kasama din si ate ma'am, ano, na nagsasabing testigo raw siya, nakita raw siya, etc., etc., etc. Ano mensahe yes, niyo po sa ate nyo? Ate, alam mo yung totoo sa hindi. Sana umamin ka na lang para hindi ka na madami sa problema namin ni Mama. Ano pong mensahe niyo po sa mga netizen? Sa mga netizen po, pasensya na po kung nagdesisyon ako na mamalaki, hindi ka iiwanan sigurado.
ngayon sa kapitutuloy. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Makausap po natin si Winnie Oquendo. Ang kanya pong inireklamo, yung pong bang meron pong mga nakabalandang paninda sa hallway ng kanilang kondo, so wala na silang halos madadaanan at malaking istorbo. Ang siste, yung kanilang inireklamo, yung pa yung matapang na para sila ipagalitan. Okay, at hamunin pa na magsumbong kahit saan. Ma'am Winnie, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ralphie. Saan condominium building po ito? Sa MRB condominium po ito. Bali, parang housing, ano po ito eh, low-cost housing, parang relocation po ito ng government before sa kanila sa base po, dito sila nilipat po. Okay. Sino pong mga may-ari ng mga paninda na yon? Ang may-ari po ng paninda nito is yung nakatira po sa harap ng bahay namin, sir. Si Mr. Alex Bringas and Rita Bringas po, mag-asawa po, sir. Okay. Meron ho ba silang permiso sa building administrator para magtayo ng ganon? Ang patakaran po kasi dito, sir, bali nagreklamo na po ako sa building president. Ang sabi daw ng building president, sir, is bawal talaga magtinda sa hallway po. Kasi kung in case of emergency, sir, in case may lindol, sunog, or kung ano pa man, sir, wala kaming madadaan. At saka yung mga tao, sir, hindi na makagawi dito sa amin. Kasi ito lang din naman yung way na makapagpahangin yung tao, makapagpaaraw, makadungal sa bintana. Na-block na po nila lahat, naakupan na po nila lahat, sir. Okay. Ayaw nila pong mag-enter sa building president dahil ang rason po nila, sir, 20 years na daw po sila dito bago pa kami tumira dito at yung building president is andyan na po yung tindahan nila, sir. Okay, sige po. Tingnan natin kung magawa natin ang paraan. Makausap natin sa linyang telepono si Mr. Alex Bringas. Mr. Bringas, magandang umaga po. Mr. Bringas, Sir Alex? Sir Alex? Yes, sir. Okay. Una sa lahat, sir, nice kong pisa. Opo, good morning po. Una sa lahat, sir, nais kong umpisahan sa pagsabi sa inyo na okay lang po na tayo po ay maghanap buhay, magnegosyo, lalo ngayon panahon ng pandemya, kailang dumiskarte tayo. Pero, sir, dapat ilagay natin sa lugar na wala po tayong napipirwisyo, na wala tayong nagagabyado. Therefore, ito pong inyong paninda, sir, may nagre-reklamo na baka pwede, sir, itiklop nyo na ito at maghanap na lang kayo ng ibang lugar na mapaglagyan na wala po magre-reklamo. Diba, sir, dapat yung sinabi niya noon, wala naman siya sinasabi sa amin. Basta binabarahan niya lang yung daanan niya. Ang sabi niya po, walang madaanan. Kaya nagulat ako, ba't binabarahan niya, wala siya madaanan. Tapos ito yung tindahan na po ang ilan niya. Willing ko ba kayo, sir, na iligpit na yan at hanap na lang kayo ng ibang location? Pwede naman po, sir, kung ganun po ang nangyayari po. Apo, pwede naman po, sir. Mabuti naman po, sir. Okay, sandali po, sir. Makausap natin si Emrati Amilhamja, Building President. Sir Emrati, magandang hapon. Sorry. Madam Emrati, magandang hapon po. Madam. Magandang hapon. Assalamualaikum, madam. Magandang hapon, sir. Apo. Ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Apo. Madam, ito pong mga paninda ni Sir Alex Bringas. Willing naman daw po siyang iligpit at ilipat na sa iba. So, pakitulungan na lang po para ma-make sure na talagang ito po ay maliligpit na. Okay, ma'am? Okay. Sige, I will do it. Ma'am, sige. Asahan po namin, ma'am. So, today po siguro, baka pwede, madam. Okay, sige, okay. I will do it. Madam, sobrang thank you, ma'am Emrati. God bless okay, po. Thank you very much to for interfering the issue. Apa, madam, thank you, ha. Sir Alex, pagbigyan ng 1 week, sir, para may ayos yung mga paninda. 1 week? Sir, taon na sila nag-antay. Oo. Ngayong araw na lang po. Pwede na po siguro. Sige po, sir. Kung ano, hindi, sinadjust ko lang, baka pwede. Sandali, tanungin natin. Sige, hindi naman ako nagreklamo na. Subukan natin. Miss Winnie. Hindi, yung si ano po. Hindi, yung nagreklamo. Ma'am Winnie. Yes po, sir. Okay, humingi ng palugit. Baka pwede raw 1 year. Ang sabi ko, isang taon na kayo nag-antay.
eh dapat today. Eh kaya lang nasa inyo pa rin to. 1 week, humingi palugi. Sige po sir, dahil hindi naman po ako masamang tao sir. Sige po, pagbibigyan ko sila for the last time po para ma-enjoy po nila yung panindapan nila for 1 week sir. Ang bait. Palakpakan natin, direct. Palakpakan natin. Thank you, thank you. Ang bait, bait. Okay. Ma'am, mabuhay kayo. Eh, sana lahat ng tao katulad ninyo. Sir, yung ano ko lang sana, sir, yung pakiusap ko lang, sir, kung sakaling matanggal yung tindaan nila, sir, wala na kaming pakialamanan. So, kasi baka, sir, naman, magawa sila, sir, ng hindi maganda, sir, or mang... Siyempre, yung galit, sir, yung sama ng loob, andun pa rin, sir. Okay. Ang sa akin lang, sir, sana maging okay na sige. Kami at wala lang pakialamanan, sir, okay. Okay, na sige. Yung walang masaktan, walang gulo, sir. Okay. Yun lang po, sir. Mr. Bringas. Sir, may tatabihin lang po ako, sir. Wala naman kami sama ng loob. Siya may sama ng loob sa amin, sir. Wala po kami sama ng loob. Kahit dito sa kapitbahay namin, wala kami sama ng loob. Okay. Pero okay, sir. Po ang nag-ano dito. So, kaya sinabi niyang masama ang loob niyo namin sa kanya. Wala po kami hindi. Wala siya sinasabing masama ang loob niyo sa kanya. Ang sinasabi niya, sana matapos niya kay pagbigyan another week at matanggal na yung mga paninda diyan, huwag ho kayong magsama ng loob sa kanya. Huwag kayong magtanim ng masama ng loob sa kanya. Wala kami tanim ng masama ng loob sa kanya. Sila yung magtanim siguro po. Hindi, sir. Huwag kayong magtanim. Huwag ho kayong... Wala naman po, sir. Di kami magtatanim. Okay lang sa inyo. Yun lang yun. Okay. Ma'am Winnie, kung sakali man nangyari yon at kayo po'y pinag-initan nila, pwede naman kayo bumalik sa amin, ma'am, para ayusin natin yung problema. Yes po, sir. Okay? Yes po, sir. Yes po. Maraming salamat. Huwag nyo gumawa ng telepono, ma'am Winnie at Sir Alex. Pareho kayong kakausapin ng staff. Magandang umaga po sa inyo lahat. At magbabalik pa po ang Idol in Action! No man ang sumbang ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapitool po in action, katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapitool po in action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipin. Kasuhan yung mother ko kasi sa sobrang gulo po ng family namin, meron chance po kasi na mapakulong nila ako nang wala akong kaalam-alam. Okay. Since kanino pa binabanggit, ma'am, gusto niyo mong kasuhan yung nanay mo pati yung ate mo, din kukonsulta tayo sa abogado kung anong pwedeng maikaso laban po sa kanila. Nasa linyang telepono si Attorney Garrett Tungal. Attorney Garrett, magandang umaga. Yes, magandang umaga, sir. Kanina ka pa nakabuo nito. So, ano yung posibleng maikaso, pwedeng maikaso sa nanay ni ma'am Angelica at sa kanyang kapatid na nagkalat ng yes, masasakit, masama, malaswang, yes, chismis. Opo. I think understatement nga po sabihin na malaswa at masama yung kanilang pagtakalat, no? Lalo na ang kanilang allegation is that may incestual relationship itong babae sa kanyang tatay. And that on its own, Terav, is grounds for cyber libel or libel, depende po sa means of publication ng nangyari dito. Ang makikita ko po is more closely to sa cyber libel na kinakaharap po natin ngayon, usually is around 4.5 years to 6 years imprisonment. No? So yun po ang pwedeng ikaso. Aside from siguro yung mga civil damages po sa mga, sabihin na natin kasi nasira ang kanyang reputasyon at baka may mga damages na nangyari sa kanya, pwede rin. So pwedeng criminal and civil, dalawa? Actually, when you file a criminal case for this, sir, Rafi, no, madalas i-award na rin sa yung damages na, na nangyari because of the crime committed. Eh, grabe kasi allegation dito, sir, Rafi. So, yung bang makukulong itong nanay niya at sa kakapatid niya at magbabayad pa sa kanya. Tama po. Danyos. Pwede po ganun. Yes, o, kasi sir, giniba yung kanyang pangalan eh. Sobra po, sir. Malaking yes, likelihood na yung kahiyan na, dinulot nito, eh baka hindi na siya ganang maghanap ng trabaho o wala lang tatanggap sa kanya sa trabaho. Yung mga iba, makikilid yes, ang isip, eh hindi kita tanggapin kasi meron ako ng balita ang hindi maganda tungkol sa'yo tatay mo, etc. So, tamang-tama po. Okay, yes, sige.
Attorney Garrett, maraming salamat, ha? No problem, sir. So, ma'am, hindi kita masisisi kung kayo po talaga decided na magsasampa ng kaso. So, very decided na po kayo. Yes po. Sige. Agad-agad, ma'am, umpisa na natin yung pagsasampa ng kaso dito sa nanay niyo, si Melissa Moquete. Anong pangalan po ng kapatid niyo, ma'am, yung sasampan din niyo ng kaso? Crisa May Moquete po. Ano po? Crisa May Moquete. Crisa. So, dalawa po sila. Wala namang iba? Dalawa lang? Wala na, sir. Okay, sige. Ma'am, nakikita ko yung baka sa inyong mukha na pigil lang kayo ang sama ng loob nyo. Sobra po. Galit nyo talaga. Kayo yung tipong tao hindi nagpapakita ng emosyon, pero deep inside you, andun yung galit nyo. Tama? Opo. Masakit po kasi para sa akin po yun. Sobra. Ano po yung, since lumabas po ito yung inyong complaint na ere po namin, ano po yung narinig mong reaksyon mula sa mga kakilala mo, kaibigan, barkada, kamag-anak? Nagulat po sila kung bakit daw po yung ganun yung mami ko. Siyempre, tinatanong din nila kung nanay ko ba talaga yun. Nagulat din po pati yung mga kamag-anak po nila, mama po. On both sides? Yes kamag-anak po. Kamag-anak, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Dito na tayo sa pinaka-awesome na kumasa sa RTIA Dance Challenge. Sila ang The Pride of Lobok Palsa, Bohol, Sina Vanessa Takhan, Jessica Lingatong, Angeline Lingatong, Dominic Lingatong. Girls, Guy, welcome! Hello po, guys! Magandang umaga sa inyong apat! Magandang umaga po! Napasaludo ako ng dalawang beses sa inyong performance kanina sa umpisa ng show. Okay. Bakit Lobok Balsa performers? Kasi po, kami lahat po kasi ay dancer ng Lobok Balsa, sir. Okay. Tourist, yes. Tourist destination yan yung kinaroonan nyo ngayon, tourist spot yan. Opo, ito po. Okay. At kayo ay sumasayo para sa mga turista na dumadayo dyan sa Bohol. Opo, kami po yon. Okay, kumusta naman yung negosyo dyan, yung turismo dyan? Wala po kaming hanap buhay ngayon, sir, kasi po, kanang walang turista na dumadayo dito sa amin. Oh. Nawalan kami ng hanap buhay, pati na rin ang aming mga magulang. Oh, okay. Naku po, pero ang ganda ng, ano nyo ha, yung performance nyo talagang pwede kayo maging representative ng bansa natin. Pang-international, in fairness. Oh, may pagmamalaki kayo ng mga kababayan natin Pinoy pag pumunta sa ibang bansa mag-perform ng ganun sayaw na ginawa nyo. Hindi, maraming salamat po. Okay, at lahat kayo mga estudyante, ano? Opo, sir. Okay, grade 10, and then second year college, and then second year college. Magkapatid ba itong si Jessica, Angeline, saka Dominic? Magkapatid kayo ng tatlo? Ayun. Okay. Maliban kay Vanessa. Si Vanessa ay kamag-anak ninyo? Hindi po. Ano, hipag po na ng kapatid nila. Ah, okay. Si Vanessa ay criminology. Opo, criminology. Gusto mong maging police? Opo. Ayun. Okay. At ito naman si Jessica, hospitality management. Tama-tama yes, sa tourism. Opo. Okay. Ikaw namang Angeline, grade 10 pa lang. Ano naman yung plano mo sa future? Naging teacher po. Wow, very good, very good. Okay. Ikaw naman Dominic, anong plano mo para sa future? Po. Maging? Maging police. Police. Okay, eventually, criminology yung ititake mo. Oh. Okay, very, very good. Now, pwede na ba tayo magpakita ng gilas sa mga viewers natin one more time? Sa inyong galing? Okay. Ready? Get set. Go! Okay. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Ang loob ko na aking may panawang lakit.
sa naging daylan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaabi ay merong Ravitulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Ano man dumating na kami, patas na pamamahayag, yan ang ating tunay na pagmamahal, yan yan ang katakapatid. Wow! One more time, palapakan natin, guys. Wow! Talaga naman! Hindi ako magsasawa, papanorin to. Pag na-upload to sa YouTube namin, papanorin to again and again and again and again. Hindi nakakasawa. Ang sarap! Tingnan. Congratulations! Ay, pa kasi hindi namin masyadong narinig yung sound. Ah, okay lang. Kasi napanood ko naman yung beginning na performance ninyo. Napakaganda. Talagang well-rehearsed. At dahil dyan, meron kayong tigpa 5,000, 20,000 pesos! Kayo na apat! 20,000 pesos! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Opo! Bibigyan kayo ng apat na hoodie ng Soup and Chill! Apat! Yun! Apat na hoodie! Tingin sa kayo. Kasi ang sinabi nyo sa aming staff, eh, kailangan nyo dalawa lang daw. Eh, ba't dalawa? Sabi ko, gawin ko na lang apat yung hoodie. At hindi matapos. At dahil awesome ang dance moves nyo, kaya meron kayong Signal TV kit. Pasok! Signal TV kit, meron yung prepaid HD button, satellite dish, free installation at libre load worth 3,000 pesos. Gusto nyo rin bang i-level up ang inyong viewing experience? Kung meron ka ng satellite dish, kuha na rin po ng Signal prepaid HD box sa pinakamalapit na Signal dealer. Excuse me. 100 pesos lang po. Marami ka ng awesome channels. Channels, may 100 pesos discount kung may lumang Digibox, kaya kahit hindi Signal. May promo pa na buy one month, get one month load. So make the awesome switch today. So, okay. 20,000 plus pay TV sa Signal plus 4 hoodie. At. Oh, yes. Apo. Atulfon. Oh my God. Sige. Dadagdagan ko ng kasi pag kasi nanghiram lang po kami ng cellphone sa kapatid namin, sir. Ay. Nanghiram lang po kami kasi wala kaming pera pambili. Ay, bibigyan ko kayo apat na toolphone. Tingin isa. Apat. Okay. So, meron na kayo apat na hoodie, apat na toolphone. Congratulations! Thank you. Ingat kayo palagi. Ingat. Again, one more time ako'y sumasaludo sa inyo. Talaga may pagmamalaki kayo kahit saan. Anytime, anywhere. At meron tayong accomplishment report. Hi po, Sir Rafi. Naku, ako na po yung pera na napanalunan ko po sa RTIA Dance Challenge. Maraming salamat po. Malaking bagay na po ito. Malaking tulong na po ito sa akin. Maibibili ko po ito sa mama ko. Kasi po, bibili po kami ng yero, pati po ng tawid po para po sa ipapagawa po namin bahay. Naman ang sumbong nadala, basta't alam yung tamad kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap si Tofu in action. Tofu in action. Salamat po, Sarafi. Maraming salamat po dito sa Signa. At dahil po dyan, nakakapanood na po kami ng paborito mo namin palabas. Maraming salamat po, Sarafi. At sa aming pagbabalik, eto na. Laki na to. 75,000 pesos sa grand tulong hatid ng Vital Sync ng ATC. Ang hamon ng mundo.
magkasama tayo, itutuloy ang Pasko. Wala nang regalo, ang hiling ko sana'y laging masaya tayo. Nandito tayong dumaramay hanggang tumulong at magbigay upang bumuti at sumayang ating buhay. Nandiyan at abot kamay, tayo'y maging liwanag ng Pasko. Sa pag-asa, sama-sama, pangarap ng isa't isa. Nasa ating tinig, kakaibang himig, ngiti ay narinig. Nandito tayong dumaramay, handang tumulong at magbigay upang bumuti at sumaya. Pakinggan, handa kang damayan. Walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong Ravi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sana masamain. Ito na! Sama-sama. 75,000 pesos. Patas na pamamahayag. Paitasing. Paitasing lang malakas sa panahon ng pandemya. Paitasing. Uminom palagi ng Paitasing para maproteksyonan ang inyong resistensya. Mabibili sa lahat ng drugstore nationwide. Mura lang, 550. Abot kaya sa bulsa, 550. Per capsule, pwede kang dumalawa, pwede kang tumatlo. Pwede para lalong tumibay ang inyong immune system. Paitasing. Ng 86. Now, 75,000. Dahil na natin. 75,000. Ano ba ito? Aha. Okay. Ano ba? May utang. May utang ka sa... Ano ba tawag nito? Nagtitinda ka ng sapatos. Ano ba tawag sa sapatos naman yan? Combat. Oh. Combat shoes. May utang ka ng combat shoes. Si Mister. Ano ba?
Ako Doc Martin. Combat. Sige. At pagit pa po yung brand, ano? Combat. Hello? 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 Hello po. Kailan niyo po babayaran yung combat shoes na in-order nyo? Andito na po kasi. Ano order? Yung sapatos po na combat. Nag-order ho kasi kayo. Ah, anong doyan? Hindi ako nag-order. Ay, nag-order po kayo. Nandito na eh. Saan? Sa online. Ipapabarangay ko ho kayo pag di nyo binayaran to. Ginada, tanongin mo. Ginada, gaganin mo nga. Sari na, balaan mo kumbat. Anong tanong kumbat? Bakit ka nagmumura? Di bakit scam yan? Hindi ito scam no. May pangalan. Oy, kumbarangay mo. Oh, sige. Bukan makita na tayo doon. Okay, wala akong intindihan. Ano kayong lingwahe yun? Hindi Bisaya yun eh, kasi pag Bisaya, maintindihan ko. Anyway, nagalit siya. Then that means, although deserving talaga nila makatanggap ng tulong, kaya lang, hindi sila nanonood. Baka, meron talagang much deserving pa kaysa sa dito. Dahil, yan po'y maging 100,000 pesos tomorrow! Tomorrow, 100,000 pesos. Huh! Para naman mawala yung mga masasamang espiritu, magsayaw sila. Kung makapagsumayaw kasi, parang tatabuhin nyo. Sige, hawakan mo muna ito, ha? Hawak mo lang, hawak. Parang wala ka masabi. Sige! Sige. Okay, 1, 2, 3. Masama ang loob mo dahil pinagsalitaan ka ng hindi maganda at hindi naman natin masisisi. On the other hand, gusto ko yung style noong kausap mo. Siya yung tipong hindi mo ma-scam. And I like that. Paladuda kayo. Oh. I like that. Ngunit, subalit, datapwat, dapat nanonood kayo para makita nyo na legit kami. Hindi ka nanonood, pero tama lang yon para dumating yung time na talaga meron naluloko, hindi kayo maluloko. Tama yung ginawa niya. Tama yung ginawa niya. Okay. Now, wala na. Wala ka na sa mga naloob. Wala na po. Okay na. Okay na yan. Okay. At ngayon, para talagang walang lukuhan, agad-agad magbibigay tayong 5,000 pesos ka. Random tulong! Okay? Pili ka. Yumi. Dial ka. Yuki. Kung ano lang meron dyan, bahala na kayo. Huwag nyo lang i-ano yung panalim boyfriend nyo. Baka mamaya, ganun-ganun ka lang. Pero yun pala, numero na ng boyfriend mo. Kabisado mo lang numero. Oops, tingnan ko. Baka mamaya, sige. Anong pipili mo dyan? Sige, okay. Ha? Legit talaga yan. Marlon. Marlon. Marlon, ha? Baka Marlon boyfriend mo. Hindi po. Okay, good. Go. Okay, sige. Tawagan nyo. Si Marlon. Apa? Akalain mo? Ha? Ang ginawa ni Marlon ngayong umaga, nanood ng Facebook, and then nag-type siya ng kanyang pangalan, numero, 5,000. Sir Marlon! Ikaw, usapin mo. Sige. Marlon, usapin mo. Sir Marlon, magandang umaga po. Hello? Sir Marlon! Hello, ma'am. Good morning. Good morning po. Kamusta ka? Hello. Kamusta po kayo? Hello, ma'am. Sir Marlon, ano ba ginagawa niyo ngayon? Ano sinabi niyo? Ano lang? Hindi. Yo, taga saan? Taga saan po kayo? Taga Rizal. Rizal. Saan? Rizal? Rizal. 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 Okay. Okay. Ano po?
hirap ng signal nila. But anyway, regardless, kayo po, no matter what, kahit na mapuno tayo, meron lang kayo 5,000 pesos. Sure na yan. 5,000 pesos. Sir, baka pwedeng hanap kayo ng magandang signal, kausapin kayo, pero kung naputol to, meron ka ng 5,000. Sa Marlon, so, ano pong pinagkakabala nyo? Ano pong trabaho nyo, sir? Extra lang po. Ano nga po, extra saan? Sa dito lang sa planta ng kukula. Ah, sa planta. Okay. So, si Mrs., anong pong trabaho ni Mrs.? Trabaho lang, nag-bitong bata. Ah, nag-aalaga ng bata. Okay yan. So, ano sanang ulam nyo ngayong araw, tanghali? Meron na ba tayong ulam? Wala pa, sir. Hindi lang... Wala pa? Eh, ano sanang ulam nyo kung hindi kami napatawag? Ha? Munggo? Pero, meron na pakbit, siguro kung meron. Pakbit, yan ang pinaka-favorite ko. Pinaka-favorite na misis ko, pinaka-favorite ng tatay ko, pakbit. Ooh. Ano ba yun? Pakbit Ilocos? Pakbit Bisaya? Pakbit Bisaya eh. Aha, o nga, kasi Bisaya ka. Very obvious ba? O, di ba? Okay. Now, kung talaga marunong kang magluto ng pakbit, sabi mo sa akin ng mga halo. Ano pa? Okay, hirap natin signal. Sir, ito na lang. Ano ba yung paborito kong manok? Huling roasters eh. Okay, ano yung kasabihan sa huling roasters? Sumobra. Oh, ano nga yung sinasabi ko pag huling roasters? Sumobra, sarap. Yes! Panalo ka na agad ng 5,000 pesos plus huling roasters. Meron tayong report. Natanggap na po namin yung pera na binigay niyo po sa amin. At ito rin po yung aming manok. Masarap po, sakto-sakto sa pang-ulan. Thank you rin po sa Uling Roaster sa sobrang sarap. Pasensya na! Mayaman-mayaman, salamat pa! Yarapi! Okay. Now, gusto kong makita naman ang dance. Okay. Habang tingin ito si floor director, saan ka tumitingin? Ah, naghahanap ka lang sa sayo. Hindi, gusto ko yung Arabian song. Arabian dance. Ready? Go! Na, kasi palagi niya binubulungan. Baka pwede niyo magsama dyan, sir. Eh, bakit hindi? Sige. Lord Director, upo ka. Sakit na ka. Sakit na. Para, sige, isa. Para naman pagbigyan ka namin dahil pagod ka palagi, para naman ganahan ka mag-work. Ready? 1, 2, 3. Undak na. Isa pang random challenge. I mean, random tulong. Tawag tayo. Meron pa tayong, 4 minutes. Eh, mag-random tulong tayo. Para baka sabihin ng mga netizen, sinasayang natin yung oras. Wala tayong sasayang ng oras. Siyempre, kailangan din pa-relax-relax din kami. Siyempre, sana pagbigyan nyo kami mga netizen. Kailangan para medyo, sige, dahil lang agad. Medyo loosen up kami. Yeah. Ngayon, pasok agad. Dahil, ha? Ha? Legit ba na numero yan? Hindi ba memorize mo lang? Hindi. Okay, good. Anong pangalan? Lani. Okay. Oh. Teka muna, baka kasambahin namin yan. Ano ba yan? Ano ba? Lani Bronzal. Okay. Kala ko yung kasambahin namin sa Lani na. Hindi siya magluto. Tumago doon sa mga. Kali kaya ako. Okay, pasok. Dial. Okay. Si Lani nagpadala ng numero para matawagan. Lani, pinatay? Lani?
Wala po. Isa pa po ba? Naputol? Wag na. Ayaw eh. Pinutol tayo. Okay. Bago tayo magtapos, may mga pabati ba dyan, Chang Marge? Yes, Idol Meron. Happy birthday, Eileen Insha. Happy birthday din kay Shane Araulio. At shoutout kay Cap Marley Pineda ng Barangay Kandating sa Araya. At lagi silang nakatutok sa atin, Idol. Okay. Salamat, Chang Marge. At dahil December na, Christmas countdown na tayo. 24 days na lang, Pasko na. Okay. Kanya bang sayawin niya? Sige. Tuloy pa rin ang Pasko. Tayo'y maging yan! Kapit sa pag-asa, sama-sama, pangarap ng isa't isa, nasa ating pinag. Okay, susunod na po, Lunch Out Loud sa TV5 at si Cheryl Cosim sa mga balitang magpapabusog sa inyong kalaman sa Signal Channel 1. Sa mga nanonood by Facebook Live, tutok lang po sa Facebook page ng 1PH para sa bagong link.